minsan po talaga napakahirap makarelate dun sa mga weather report kasi minsan talaga napaka-technical. Kaya minabuti po namin ipakita sa inyo kung ano itsura ng ating weather with a very, very graphical interface. Ang gamit po natin dito windy.com. Access po niyan sa inyong mga telepono at pati sa mga desktop. Libre lamang po yan. For example, ito po yung mapa ng Southeast Asia. Kitang-kita ninyo kung gaano kapal ang cloud formation sa ibabaw ng Pilipinas. Yan po yung mga ulap na may dalang ulan siyempre na hatak-hatak ng Bagyong Christine, spinning counterclockwise. So yan po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kita niyo po ang kapal-kapal po niyan. Yan po yung satellite imagery. Tignan po natin yung wind. Kasalukuyan po nandito banda ang Bagyong Christine. Ito po yung mata ng bagyo. Actually, hindi pa nga siya nagli-landfall eh. Nasa eastern side pa siya ng Kabikulan at hindi pa gumagalaw at ang track po niyan eh medyo paganon. So that's as of Tuesday at 11 PM. Pagdating po ng Wednesday, tatama na po siya ng bandang Tuguegarao at Cagayan at Isabela. Ngayon, natingnan po natin yung ating ulan. Ayan po. Yung kulay pula po. Teka, balik muna tayo sa Tuesday ng gabi. Okay, this is at 8 PM kanina. Kita po nyo, yung kulay pulang yan, yan po yung matinding bagsak ng ulan. I-zoom in po natin. At ito po yung Luzon at yan po yung Kabikulan. Okay, again po, yung kulay pulang yan, kita nyo, sakop niya ng Legazpi, Catbalogan, Samar at yung Naga. Tingnan lang po natin yung bagsak ng ulan ha. Dito po sa bandang Legazpi, nasa 57.6 millimeters yung bagsak ng ulan. Marami po yan. Tingnan po natin yung bandang Libon kung saan na nakita natin kanina yung matinding baha. It's somewhere around here. Nasa 30 and so on millimeters yung bagsak ng ulan diyan sa area niyan. Doon naman po sa bandang Naga kung saan na saan nandun yung ating kasamang si Gio Robles. Ito po ay nasa 28.2 millimeters. Malakas po ang bagsak ng ulan sa bahaging yan. Just as far as rain and thunder is concerned, tignan po natin naman ang track ng ating bagyo. Okay, medyo atas po tayo ng konti. Kita niyo po ang, ito po yung Luzon, Visayas, and so on. As of today at 8 PM, nandito po siya at 72 kilometers per hour. Again, wala pa pong landfall. By the time it hits 8 a.m. tomorrow morning, dito na po siya. And, zoomin pa tayo. Pagdating po ng bandang alas 8 ng Huwebes, dito na po siya. So, tatagos po yan, coming from the east, tatama po ng bandang Cagayan at Isabela, tatabid po ng Tuguegarao at lalabas po ito sa bandang Ilocos. So, by Thursday at 8 p.m., dito na po siya. By Friday, hopefully, at 8 p.m. din, medyo tumagos na po siya. So, yun po. Kita po ninyo, again, i-remind po natin, yung kulay po lang yan, yan po yung may matinding bagsak ng ulan. So, be very mindful po na bagamat hindi pa ganun kalakas yung tama ng hangin, marami pong ulan ang dala ni Christine. Mga kapatid, Ed Linggaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.